Kuha ito kamakailan sa Abalang Osmeña Boulevard Street sa Cebu City. Sa videong ito, makikita ang isang tendera na walang kung ano-ano. Biglang may lalaking sumulpot sa kanyang likod at nilaslas ang kanyang liig at saka mabilis na umiskapo ang suspect. At ating makikita sa video na biglang humandusay ang biktima pagkatapos iwan ng suspect. Ana siya. Pagtingin ko, mayroon ng dugo dito. Takot na takot. Baka bumalik yung tao. Sa kabila ng takot at komosyon, may naglakas loob na tumulong sa biktima ang 21-anyos na si Angel na isa palang nursing student. Punta po kami sa isang drugstore. While waiting in line, we were kanang shocked kasi nanay screamed. I was struggling to breathe and pagkakita na humis nga, kanang wala ni-approach ni nanay and automis nga ni-approach na sad ko ni nanay miss to help her miss. Huwag ang kaibigan niyang si Christian at empleyado ng pharmacy na si Filda, agad nilang binigyan ng paunang lunas ang babae. Nuha ni Angel ang hawak-hawak nitong t-shirt at saka ipinulupot sa leeg para makontrol ang pagdurugo. Sila ng one box ng gauze, yun yung ginamit namin, like inad namin sa pressure doon. Nung nakita ko po si nanay na maraming dugo po sa damit niya, agad po din akong lumapit at tumulong. Napalapit na po si nanay sa akin kasi siya po yung sugi ng mangga sa amin. I think it was around 30 to 45 minutes. Patagal-tagal din dumating yung mga ambulances. Tinanay sana, nanay will fight for his life. Grabe ang pride binigay sa amin ni Angel. Angel in disguise. As early as second year, just embodied the quality of a nurse, like being caring, compassionate. When I saw nanay struggling, parang na-remind ako sa lola ko, yung nagpapakain sa akin, nag-check yung ano pong needs ko po, and she's always there po, kaya po medyo nag-close din ako po sa lola ko po. Wala na po si lola. She had her death pag January 20 po. Kuganahan nga na ay apo nga maghilak nga mawad-an og lola. Mantala, ang biktima, ang street vendor na si Bernadita, habang ginagawa ang ulat na ito, komatos ito sa ICU ng ospital. Basta sa leeg, medyo marami tayong iisipin. Kasama na dyan yung malalaking ugat at yung mga, siyempre, yung daanan ng hangin o pagkain, which is yung esophagus o kaya yung trachea. Kung ang sa ugat ay yun yung medyo delikado, pwede talagang tuluyang magdugo at magkaroon ng shock ang pasyente. Yun yung dapat talagang makontrol agad, na tulad nung magandang ginawa ng ating nurse. Kung medyo na delay, pwede talagang tuloy-tuloy na magdugo at pwedeng magkaroon ng systemic o hemorrhagic shock. Sobrang awa sa aking ina. Wala ko nang gagawin ko kasi mahal ko ang aking inay. Tapos ganun nangyari sa kanya. Bukatong yun kong tanan, balabot ang utang ko. Basta ako yung nahan, masumpayan na ganyan kinabuhi. Ang suspect sa pananaksak ang mismong kinakasama ni Bernadita na si Edwin na nagtitinda rin ng mangga. Nagbilap sa dugay, sila may permi magkatapad ng paninda. Ano to nga, permiro niyang sakit nanay, butilya eh, hang pastridugan. Ano gusto mo? Ipaano ko itong bote sa'yo? Ayaw ka! Naghanag yun na yung bata, ikikos sa. Pero ang mas grabe yun, isabligag ba siyang mata? Wawa, di ko ganahe yun niya, kaya nagig ko yung napil niya nga, ngalain yun siya. Si Edwin na nasa kustudiya na ngayon ng PNP. Gani, nagmahay man gani ko sa akong kagalingon. Kaya nga no, nabuhat ako to nga, dili ang ay ibuhat sa usak babae. Motos yan nga, akong pagmahay ron, saan ko ginutos langit? Ang punot duro daw ng kanyang pag-aamok ay selos. Pagod ang lalaki o siya, gasinya-sinya siya. Motong nabuhat ako kay, yung siya, muna, haul ito. Wala siya muli, doka adlaw. Niya, pagka, kuhan, tumiaging adlaw, nakita na ko siya, kung area-area niya ko dire, kapabot ko, huwag ko matulog. Kinabukasan noon, bigla na lang daw nagdilim ang kanyang paningin, sabay dinampot ang kutsilyong pangtalop ng tinda niyang mangga. Murok, pagkita na ko murok na limot ba? Pero itinatanggi niyang sinasaktan niya ang kanyang kinakasama. Kasi wala niyong pinapasakitan si nanay. Wala.
Pasaylo alam ko dahil kung ako itong nabuhat. Bikan dili to tuyo. Di ba ka naman pasaylo ka ron, gay? Itong dokinahan, critical pa mag yun. Ginulay bahala ni mo. Ang ipapataw natin, frustrated murder in relation to 9262. Vossi, yun yung case niya. 8 years and 1 day to 10 years. At billable siya yung frustrated murder. Depende sa court. Tumaas talaga ang reported cases of domestic violence. Ang nakikita ko rin minsan, kaya hindi rin nagre-report si Mrs., natatakot din. Hindi natin tinotolerate yan dahil ito ay isang krimen. Na pag hindi mo ititigil yan, mauulit at mauulit yung karahasan na yan. Tulang Sabado, pinasalamatan ng anak ni Bernadita na si Robert si Angel sa pagtulong nito sa kanyang ina. Pagluwas niyo sa akong nanay, pinakagdi ko mong duha niya. Karang natin yung kinataro, mataon na, nakasulti, pero gamay pa lang. Kabalo ko sa piling ako, what anong lola, kay close kong isang lola. Kamong tulog ang mga doktor, kamugi ang hilangan, nakasumpay si Robert Pinan. Salamat yun. Yung time na yun po, yung iniisip ko lang polis, ito yung tamang gawin. At dahil sa kabayanihang ipinamalas ni Angel, for a very commendable act, ang PNP ng Cebu City at ang University of Cebu kung saan siya nag-aaral, binigyan siya ng yung parangal. Review center ng school sa College of Nursing, nag-offer siya ng free review for the nurses board exam. I hope we can have more Angel. No matter how small the deed that you did, it would make a bigger impact. I'm hoping and praying for Nanay Miss to recover as early as possible because she deserves to live and she deserves to see another light. Sa oras ng kagipitan, meron pa ding tutulong sa ating anghel.